kailangan tayo para mag-upload ng isang video sa ginagawa natin araw-araw. So, ngayon ay, although hindi naman actually routine, especially yung pag-drain ng truffle punch, sa ngayong araw na to, yun ang ginagawa ko. So, actually, nandito ako sa silihan. So, ayan, yung mga sili natin. Yan, naka-recover na sila. Ayun, sa pagkaka-ng mga bibe, mga pato natin. So, yun. So, kanina mga idolo, naghanap ulit ako ng mga inputs about itong mga sili nga. Kung paano pa ayun mapalago yung mga dahon-dahon niya. So ayun, may inputs na 'di ba lately recently dun sa past vlog natin nag-abono ako dito ng complete yung triple 16. So meron pa palang may partner na abono. So nitrate yata 'yon. So at saka ang pag-abono is once a week kapag ganito na. So yun. Ang gagawin natin ulit. So bibili ulit ako ng abono since may nakukuha namang tingi. So hindi mabigat sa bulsa. So ayan. At hopefully ay maayos yung mapaayos natin yung paglaki ng mga ito. Mga idolo. So, yun. At sana very soon ay mapagbunga natin. So, dun sa isang napanood ko na video about sa pagtatanim niya ng ganito, inaabot pala ng inaabot daw ng taon bago masira. Basta maganda yung condition ng lupa na bibigyan ng sapat na abono na pangangailangan ng halaman. So yun mga idolo. So tingnan ulit natin yung truffle punch kasi nga madumi na ulit. Mga idolo. So tumitingala na naman yung mga nandito. So yan, nagpapalit ako. Nagdre-drain na ako kanina. Kaya lang nag-overflow doon. So tinigil ko ngayon, bubuksan ko na naman. Mga idolo. So ito yung daily routine natin. So dito. So doon tayo sa ngayon, sa concrete pad pupunta. Screen na to, ayan na. Ubus yung yung laman. So, ayan, magpapalit na naman ng Azola. So, ayan nga, idolo. Kahapon pala, syempre, may mga sinusubaybay rin tayo mga inputs about sa pag-aalaga ng ito. So, meron isang vlogger na OFW. So bali umuwi na siya dito for good sa Pilipinas at nag business ng ganito ng hito farming.
So ayun nga. So parehas ko siya na walang kaalam-alam sa ano rin, sa paghihito. So since siguro may budget si sir, bali ano, maganda yung ginawa niyang ano niya, talagang kumpleto. So hindi kagaya nito na mayroong ano, merong bubong. Tapos kumpleto sa patubig, aerator, ganun. So ayun. So nitong bagyo eh tinamaan yung ano niya, yung pad niya. So ang nakakalungkot doon mga idolo. Eh yun nga, yung mga concrete na yung building na pinagawa niya. So magkano na ang ano yun, nagastos noon kung sa ano lang sa mga yero na nilipad ng bagyo. So again, ang paggawa niya eh papagawa niya ulit yung bubong. So doble-doble dagok na yun kasi unang-una eh ngayon pa lang ano, yun pa lang yung unang ano sabak ni sir sa paghihito. So na napakalungkot pag ganun. Kasi nga kaumpisa mo pa lang eh babakbakan ka na ng ano, ng disaster. Tapos ang ano pa, ang nakakalungkot pa na isa doon, yung pag-uumpisa ni sir. Kasi ang kinuha niyang mga ano niya, mga fingerlings niya is ano, 5 to 4 inches. So natutuwa si sir nung ano, nung about 1 month pa lang eh malalaki na yung mga hito niya. But then again, eh syempre kung nasa, sa mga nasabi kong vlog ko nga eh kung ganung size na kukunin mo is mahal. So about 2,500 yata yung kinuha niya. And then yung mortality na ano na nababawas dun sa ano niya, sa hito niya is nasa ano na, nasa 500 or less than 600 yung natitira. So ang laki na ng nagagastos niya. So paano pa makakabawi yun, diba? Kaya sabi ko, ang talagang ako rin eh mas gusto kong mag-alaga ng maliliit pa na fingerlings. Kasi nga syempre hindi natin talaga maiiwasan yung mortality. Yung may mamamatay, hindi talaga may iwasan yun. Kahit ano namang isda daw. Daw, ako nga dahil may mga ano rin tayo na talagang ano, talagang hindi maiwasan yung 100%. So, ito kasi sa akin, no, 2 inches ko lang nabili to. So, ngayon, nasa ano na sila. 7 to 6. So, kahit may ano, may mga mortality tayo dito. Kahit ano, malaki, sabi mo ng 1,000, hindi masakit kasi ano nga, yung price ng ano, ng hito is ano, is mababa lang kumpara dun sa binili mong malaki. So ayun pa nga, ang ano ko pa, hindi ako nagpalagay ng bubong dito. So isa pa dun sa minus ko yun, na hindi ako nagpalagay ng bubong. Kasi nga, mahal din, no? Di siya pa yun. So, dito na lang ako nag-rely sa Asola. So, itong Asola, bukod sa mayroon silang natural foods dito, sa, ano na, sa pan, eh, nakabawas pa ako ng, ano, ng materialis. So, diba? So, yun, nakakawa talaga yung, ano, yung mga ganung bagay na, na pag-uumpisa ng ganitong ano venture. So although nag comment naman na ako dun sa ano ni sir, binahagi ko rin yung ano ko, binahagi ko rin yung experience ko. So kung i-consider niya yun, hindi maganda, di ba? So at least na ano, na-share din natin yung knowledge natin. Kasi ang luwang nung ano niya, yung nung pand niya. Nasa, kasi agad-agad siya nag-umpisa ng 10 tab. Ibig sabihin 10 na butas. So, ayun. Ang ganda nung ano niya. Kaya lang yun nga.
yung partner niya siguro na ano, nag OFW eh, nandun na. So ayun, yun lang may share ko. So nang kung talagang ano, kung talagang pag-aaralan mo rin talaga eh, wala sa ano, wala sa mahal na budget ng ano, ng pag-uumpisa. Kahit na sabihin natin ano, although mabigat din kasi pera nga, pera pa rin yung ano, yung pupuhunan mo dito. Well, at least ano, yung mami-minimize natin yung expenses para pag ano, para pag tinamaan tayo ng ano, ng disaster, kaya ng ano, yun nga, bagyo na hindi natin naman natin maiiwasan. So, walang problema. Sa akin, no. Eventually wala akong problema kapag kahit bumagyo kasi naka-concrete pad naman. So hindi ito aapaw kasi nga merong ano, merong drainage ng tubig. So most likely ang ano, ang kalaban lang talaga dito eh, 'yun, lindol. Kapag ano, huwag naman sana. 'Yun, ano. Sana ano, may consider ni sir yung ano ko, yung suggestion ko rin na kahit na siguro hindi niya napabubungan, o lagyan niya na lang ng ganito. Kasi ito mga idolo eh, pwedeng pang pakain ng pato to eh. Actually, yun nga, pinapapak nga ng mga pato yun, ng mga pato dun sa ano, sa butas na pinaglalagyan ko. So, yung ano, yung vitamins na nakukuha ng, sa feeds ng mga pato, eh nakukuha nila dito sa may asola, naturally. So, yun lang yung may share ko ngayon mga idolo. At salamat sa ano, sa pagsubaybay niyo sa channel ko na sana mag-grow soon, at may mga, at mga marami pa akong may share sa inyo. So, salamat mga idolo. God bless us all, and supportahan lang tayo. At yun, marami tayong may share pa.